Sa lahat po ng mga tao na tumatahan sa buong sanlibutan, tanggapin natin mga kapatid at mga kaibigan ang isang dakila at banal na pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan ay sumating lahat. Amen. Amen. Ito ang napakadakilang panahon, mga kapatid at mga kaibigan, na manapat nating pakagugulin ang ating buong pag-iisip, ang ating espiritu, ang ating buong kaluluwa at ang ating buong kalakasan na ito'y patuloy na maipaglingkod sa ating Panginoong Diyos sapagkat siyang dakila, sapagkat ito ang maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kung papaano ang Panginoong Jesucristo ay nabayubay ang kanyang laman sa krus, sa ikatlong araw, binuhay na maguli ng ating Diyos Ama, nahayag sa atin ang kanyang larawan na sa Espiritu, banal, walang dungis, walang kapintasan, walang laman at walang mga buto. Ito ang larawan ng Diyos na tunay na patuloy nating pinapupurihan, inaawitan, pinasasalamatan at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Amen. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, tayo naman ay hindi mag-aalangan na patuloy na tanungin sa ating puso't isipan kung ang ating pag-aawitan ay kinikilala ba ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, sa aklat din ng mga awit, ibinigay ng ating Diyos ang katiyakan na nagsasabi, magsiawit kayo ng mga pagpuri sa Panginoon na nagsisitahan sa Sayon. Ano po ang nilalaman ng ating mga awitin? Ipahayag ninyo, ang sabi ng Panginoon, ang kanyang mga kagilagilalas na gawa sa gitna ng bayan. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, sa ating pag-aawitan, ang laman po ng ating iniaawit, ang laman po ng ating ipinapahayag, anuman ang ating lahi, anuman ang ating wika, anuman ang ating kalagayan sa buhay, iisa lang ang Diyos na ating pinapupurihan, na ating nakilala sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, sama-sama tayong may buong kagalakan na umawit ng pagpupuri, pagluwalhati at pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Sama-sama tayong siawit, mga kapatid. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Oh, thank you, God. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Of the
ng noisome pestilence. Each according with better. And under his wings of Tawatras, his truth shall be thy shield and buckler. To the only God our Savior, yes, in will I trust. Oh, thank you, God, oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever, forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord the Most High. His name declared his glory unto thee, O Lord, will I sing. Bless his name. Bless his name declared his glory unto thee, O Lord. Salamat sa ating Panginoong Diyos at patuloy tayong magpuri, mga kapatid at mga kaibigan. Patuloy natin ipakilala ang nag-iisang Diyos na tunay na tumatahan sa kanyang banal na bayan. There is no God like thee in heaven above or earth beneath, who keepest covenant and mercy with thy servants that walk before. We praise your name.
salamat sa nag-iisang Diyos na tunay na nagpahayag sa atin, mga kapatid at mga kaibigan, ng isang dakila, banal, sakdal na pananampalataya na siya natin ngayon na ipinapahayag sa buong sanlibutan. Kung paano si Kristo'y nabuhay na maguli, ay gayon din tayo mabuhay maguli. Sa awang isa lang kanyang muling pagkabuhay, tagay natin ay ang gayon ding pagkabuhay. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyagan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid at mga kaibigan, at tayo patuloy na itaas ang dakila at banal na dalangin sa kanyang lukluhan sa sangkalangitan. Dakilang Diyos na puspos ng pag-ibig, ng kahabagan, ng kapayapaan at kaluwalhatian, patuloy na aming bayan ay nagtataas sa iyo ng dakilang pagluwalhati, pagpupuri, pagsamba sa iyong banal na pangalan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat dumiting ang kapanahunan na ang iyong mga lingkod ay tunay nga na nakakasamba sa Espiritu at katotohanan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat sa gaway ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, ikaw ang siyang namamagitan, ikaw ang namamahala, kung gaya't ang lahat ng mga bagay, tunay nga, Panginoon, na aming sinasampalatayanan na ito ay maihahasik sa buong sanlibutan. Amen. Salamat, Panginoon, sa mabuting balita na patuloy na nahanda upang iligtas mo ang iyong bayan sa pagkaalipin ng pasimulang aral ng sanlibutan. Purihin ka, Panginoon, sa iyong banal na kalooban, magbuhat noon, ngayon at magpasawalang hanggan sa ngalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manluhos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen, Amen, Amen. Amen. Sa lahat po ng mga tao na tumatahan sa buong sanlibutan, patuloy po ang isang dakila at banal na panahon at pagkakataon upang ang lingkod ng Panginoon ay tukdi ng isang dakilang layunin na ipangaral ang kaharian ng Diyos at ituro ang lahat ng mga bagay na nauukol sa Panginoong Jesucristo ng buong katapangan. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, ang pangangaral po ng kaharian ng Diyos at pagtuturo ng mga bagay na nauukol sa ating Panginoong Jesucristo, ito po ay ipinapangaral ng buong katapangan. Bakit po buong katapangan, mga kapatid at mga kaibigan? Sapagkat ating nalalaman na tayo po ay nakikipagdigma, hindi po sa mga bagay na pakikipagdigma ng mga tao kung saan gumagamit tayo ng iba't ibang mga sandata o kasanghapang pakikipagdigma. Ang ating pong pakikipagdigma, mga kapatid at mga kaibigan, ay sa Espiritu. Tayo pong lahat
binabata natin ang kahirapan, tinitiis natin ang lahat ng mga pagsubok, patuloy tayong dumadalangin sa ating Panginoong Diyos sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng hilahil. Bakit po mga kapatid at mga kaibigan? Sapagkat tayo binigyan ng sakdal na pananampalataya na siya nating sandata sa lahat ng mga bagay, anuman ang mangyari sa atin sa sanglibutan ito. Kagaya ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan, hindi niya minahal ang kanyang buhay. Inialay niya ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang pag-ibig, sa kanyang banal na bayan. Kaya nga gayon din ang mga lingkod ng Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan, tayong lahat ay nakahanda. Tayong lahat ay handang ialay ang ating buhay alang-alang sa ating mga kapatid at mga kaibigan na siyang pinagkamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya't napakadakila, mga kapatid at mga kaibigan, na patuloy tayong mapagdalangin sa ating Panginoong Diyos, na patuloy nating isinasanggunit ang lahat ng mga bagay sa ating gawain upang ang Diyos ay patuloy na mamagitan sa ating iniisip, sa ating ikinikilos, sa ating salaobin at sa ating mga bagay na sinasalita. Ito po ang misyon ng lingkod ng Panginoon. Ito po ang misyon ng ating Panginoon na patuloy na mahayag ang kanyang kaharian at ang mga bagay na nauukol sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya tanggapin natin, mga kapatid, ang isang paanyaya na buhat sa ating Panginoong Diyos. Ito'y masusumpangan sa aklat ng Mateo, Kabanata 11, Talata 28. Sinasabi rito, mga kapatid at mga kaibigan, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kayo'y aking papagpapahingin. Mga kapatid at mga kaibigan, sino po ang nag-anyaya sa atin? Sino po ang nag-aabot ng paanyaya? Hindi po ba't ang ating Panginoon Diyos? Kung paanong inanyayahan niya ang mga banal na apostol, ang lahat ng mga tao nasa paligid niya, nung siya'y nasa laman pa, gayon din tayong lahat, mga kapatid, na inaanyayahan ng ating Panginoong Diyos, sapagkat ang mga sulat, ang mga talata sa Aklat ng Buhay ay nauukol sa panahon ng katapusan. At dumating yan, mga kapatid at mga kaibigan, na ito na nga, na ngayon narinig na natin muli ang paanyaya ng ating Panginoong Diyos. Ano po ang sinasabi? Ipagpatuloy po natin sa talata 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Ano po yung masusumpungan natin kung tayo mag-aaral sa ating Panginoong Jesucristo? Ano po yung masusumpungan natin kung tayo lalapit sa ating Panginoong Jesucristo? Yamang alam natin na tayo'y pagod na, mga kapatid, masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Mga kapatid at mga kaibigan, napapagod ba ang ating kaluluwa? Malaon na po, mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat buhat pa lang sa pasimula, tayo'y naalipin na ng pasimulang aral ng sanglibutang ito, na ito'y hindi nauukol sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Kaya tayo pagod sapagkat hindi pa natin tinatanggap, mga kapatid at mga kaibigan, ang isang dakila at banal na kapayapaan na hatid sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng isang sakdal na pananampalataya. Kaya tayo lahat ay inaanyayahan. At sa pag-anyaya naman ng ating Panginoon, bakit naman po tayo inaanyayahan? Yun nga, mga kapatid at mga kaibigan, pagod na tayo. Sa Galatia chapter 4 verse 3, bakit po tayo inaanyayahan? Gayon din naman tayo, nang tayo'y mga bata pa. Tayo'y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanlibutan. Alipin pala tayo, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya tayo'y pagod na. Ang isang alipin, mga kapatid at mga kaibigan, nag-iisip, nagsasalita, kumikilos. May iba't ibang bagay sa kanyang saloobin na hindi niya nalalaman yung kanyang pag-iisip, yung kanyang pagkilos, kung gayat siya'y alipin. Ngayon, ano naman ang ginawa ng ating Panginoong Diyos upang tayong lahat na napapagod na sa pasimulang aral na umalipin sa atin, para tayo naman ay kupkupin ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga ang tanong dito, mga kapatid at mga kaibigan, ayon sa karunungan na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos, na kailangan na ang bawat pananampalataya ay hinulaan at may patutuo ng mga banal na apostol. Pakinggan nyo, mga kapatid at mga kaibigan. Mayroon bang sinalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga banal na propeta na kanyang isasagawa upang matubos niya tayo? Mga kapatid at mga kaibigan, bakali may limiin natin mabuti. Lahat ng bagay, maging ang Panginoong Jesucristo, may hula siyang tinupad
kung gaya't lahat ng mga bagay na kanyang sinasalita, ito ay nagbuhat sa Ama na nagsalita sa pamamagitan ng mga banal na propeta. Gayon din tayo ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, ating alalahanin, ating ugatin ang hula na nagsasabi kung ano ang ginawang kaparaanan ng Panginoong Diyos upang tayo matubos niya sa pagkakaalipin ng pasimulang aral. Meron bang ginawa ang ating Panginoong Diyos? Oo, mga kapatid at mga kaibigan, kung patuloy ninyong pagdadalitan na ito'y pakinggan, sa sa inyo ang karunungan at kaalaman, sa sa inyo ang sakdal na pananampalataya. Ano ang ginawa ng Diyos Ama upang tayo matubos sa pagkaalipin? At sa anong kaparaanan niya ginawa ito ng buong sikap? Sa aklat ng Isaiah, chapter 62, verse 1, mayroon pong nakasulat doon, mga kapatid at mga kaibigan, na nagsasabi, dahil sa Sion, o dahil sa Zion, ay hindi ako tatahimik, at dahil sa Jerusalem, ay hindi ako magpapahinga, hanggang sa ang kanyang katwiran ay lumitaw na parang ningning, at ang kanyang kaligtasan ay parang ilawan na nagmiminas. Amen. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Nandyan po, mababasa niyo po sa screen ng inyong mga gadget na ang mga bagay na ipinapahayag sa banal na bayan ng ating Panginoon ay mayroong tiyak na pinaghahangungan. Kaya't kayo ay hindi mangangamba, mga kapatid at mga kaibigan. Hindi niyo tatanungin ang inyong mga budhi kung tunay nga ba ang aming napapakinggan. Makinig po tayo sapagkat ang Espiritu rin ang mamamagitan sa ating puso't isipan. Dahil sa Zion ay hindi ako tatahimik. Bakit kaya mga kapatid at mga kaibigan? Bakit hindi tatahimik ang Panginoon dahil sa Zion? Ano po ba kasi ang nangyari mga kapatid at mga kaibigan? Kaya nga po, ito po'y ipinapahayag sa ating paulit-ulit ng mga lingkod ng Panginoong Diyos. Kaya hindi tatahimik ang Panginoon. Dahil may nais siyang papangyarihin sa kanyang bayan. May nais siyang mangyari. May nais siyang matupad sa panahon ng katapusan ng sanlibutan. May mga hula na marapat na mangyari sapagkat ang sinalita ng Panginoon magbuhat sa propesiya, ito ang lahat ng mga bagay na magaganap sa panahon ng kawakasan. Kaya sa bisa ng propesiya, kinakailangan na ang lahat ng mga bagay ay magawa ng Panginoong Diyos ng buong sikap upang matupad ang mga bagay na sinalita niya sa pamamagitan ng mga banal na propeta. Sayon ang bayan ng ating Panginoon. Ito ang bayan na kanyang iniibig. Ito ang kanyang dakong tahanan magpakailanman. Kung gayon ang Diyos, mga kapatid at mga kaibigan, ay hindi tatahimik hanggang sa ang kanyang katwiran ay lumitaw na parang ningning at ang kanyang kaligtasan ay parang ilawan na nagniningas. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kailan po yung panahon na ang kaningningan ng katwiran ng ating Panginoong Diyos ay mahayag? Sino po ba ang maghahayag nito? Kaya mga kapatid at mga kaibigan, napakadakilang mga katanungan na patuloy nating pakinggan sa aklat ng Galatia chapter 4 verse 4. Datapat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Mga kapatid at mga kaibigan, iniisip ko mga kapatid at mga kaibigan na malinaw na sa atin kung sino ang isinilang ng isang babae. Alam po natin na yan ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat hindi nga matahimik ang ating Diyos Ama dahil iniibig niya ang buong sanlibutan. Nalalaman ng Panginoong Diyos na ang buong sanlibutan ay naalipin na ng pasimulang aral. Ano ang ginawa ng ating Panginoong Diyos bilang pagtupad sa mga bagay na nasa sulat? Isinugo niya ang ating Panginoong Jesucristo mga kapatid at mga kaibigan. At ito naman po ay hindi nalihin sa atin. Ipinahayag na nga ngayon sa atin, mga kapatid. Kaya nga, datapwat nang dumating ang kapanahunan. Kailan yung kapanahunan na yun, mga kapatid at mga kaibigan? Sa sandaling madinig mo ang mabuting balita na naahayag sa banal na bundok ng Zion, ito na ang panahon ng pagtawag na tayong lahat ay inaanyayahan na upang makilala natin ang isinugo ng Diyos Ama sa makatwid bagay ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos ay nagsalita na nagsabi sa aklat ng Isaiah chapter 9 verse 7 ukol sa isinilang ng babae, ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David. Kaya maliwanag mga kapatid, sa luklukan ni David, aalamin po natin yan. Ipapahayag sa atin ng Espiritu kung ano yung luklukan ni David na yan. At sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at ng katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman.
isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Pagbubuhat pala sa luklukan ni David ang paghahayag at paglalago ng pamahala ng kapayapaan. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, nalalaman natin, ibinibigay sa atin ng Espiritu na ang luklukan ni David dito na tinutukoy ay ang kanyang banal na bayan, ang kanyang banal na bundok ng Zion. Sino po ang luklukan ni David? Mga kapatid at mga kaibigan, lahat po ng mga tao sa panahon ni Haring David, lahat po ng mga tao na tumutupad ng kautusan na ibinababa ng Panginoon sa pamamagitan ni Haring David, sa kanila po tumatahan ang ating Panginoon Diyos. Sila po ang bayan na kinikilala ng ating Panginoon Diyos. Kaya nasusulat, mga kapatid, sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at ng katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Sino po ang gagawa ng buong sikap? Tayo po ba, mga kapatid at mga kaibigan? Tayo po ba sa ganang ating sarili? Yamang nalalaman natin na ang ating kaisipan, ang ating kaalaman, ang ating kakayahan ay may hangganan. Ang Diyos na nagpanukala magbuhat noon hanggang sa panahon ng katapusan, siya po ang magsasagawa ng may buong sikap. Sa kanyang banal na kapangyarihan, matutupad ang lahat ng mga bagay. Kaya tayo tinawag, mga kapatid at mga kaibigan, upang maging bahagi ng isang bayan na tumutupad ng mga bagay na nasusulat sa pamamagitan ng mga banal na propeta na sinalita ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa aklat ng Mateo, Kabanata 1, Talata 21, ano ang layunin nitong lalaki na ipinanganak ni Maria? Ano ang layunin ng ating Panginoong Kristo bilang kaparaanan ng Panginoong Diyos upang buong sikap niyang matupad ang mga bagay na nasusulat sa aklat ng buhay upang ang kaningningan ng katwiran ng Panginoon ay mahayag? Ano po ang layunin? Maliwanag po dyan, mga kapatid at mga kaibigan, sa aklat ng Mateo, Kabanata 1, Talata 21. Basahin po natin, pag-aralan po natin, mga kapatid at mga kaibigan, alinsunod sa kautusan ng ating Panginoon Diyos. At siya'y manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ililigtas pala ng Panginoong Kristo ang kanyang bayan sa mga kasalanan. Yun po ang layunin, kaya isinuro ng Ama yung kanyang bugtong na anak. Nahayag ang ating Panginoong Kristo. Alang-alang kanino, mga kapatid at mga kaibigan? Alang-alang sa iyo, alang-alang sa akin, alang-alang sa ating lahat. Kaya po nahayag ang ating Panginoong Kristo sa laman. Kaya ano ang naging kasalanan ng bayan ng Diyos, mga kapatid at mga kaibigan? At ano ang pangalan ng bayan na ililigtas ng ating Panginoong Diyos kung kahit isinuro na yung kanyang bugtong na anak? Linawin po natin, mga kapatid, sa liksikin natin sa mga propesiya, sa aklat ng Isaya, Kabanata 51, Talata 16. Nasusulat ko, mga kapatid at mga kaibigan, at inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig, at tinakpan kita sa lilim ng aking kamay upang aking mailadlad ang mga langit at mailagay ang mga patibay ng lupa at magsabi sa Siyon, mga kapatid at mga kaibigan, at magsabi sa Zion, ikaw ay aking bayan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ngayon, sa karunungan, sa bisa ng propesiya, ano po yung pangalan ng bayan kung saan isinilang ni Maria ang yung kanyang anak na lalaki upang iligtas yung bayan? Ano po yung pangalan ng bayan na ililigtas ng bugtong na anak? Baliwanag po, mga kapatid at mga kaibigan, at magsabi sa Siyon, ikaw ay aking bayan. Yan po ang pangalan ng bayan na ililigtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Bakit naman po tayo ililigtas ng ating Panginoong Diyos? Ano ang naging kasalanan natin? Ano ang naging kasalanan ng bayan ng Diyos? Ipahayag po natin, mga kapatid. Sinasabi po dito sa aklat ng Pedro, Kabanata 1, Talata 18, na inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Nang isugo ng Diyos yung kanyang bugtong anak ay upang tubusin ang kanyang bayan, upang iligtas ang kanyang bayan. Bakit tayo iligtas? Tayo ba ay nasa anong kalagayan?
Mga kapatid at mga kaibigan, kaya patuloy na ipinaunawa sa atin, mga kapatid, paulit-ulit sa ating sinasalita ng Espiritu, na tayong lahat ay nasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng pasimulang aral ng sanlibutan. Kaya sa pagsinta ng Diyos Ama sa buong sanlibutan, isinubo ang kanyang buntong na anak upang dalhin tayo sa katotohanan, upang dalhin tayo sa katuwiran, upang dalhin tayo sa isang sakdal na pananampalataya na magbibigay ng kapahingan sa ating mga kaluluwa. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ngayon, naipundasyon sa ating puso't isipan na may hula tayong sinusubaybayan. May hulang natutupad sa atin ang pagsusubo ng Ama sa kanyang buktong na anak upang iligtas ang pangalan ng kanyang bayan. Ang pangalan ng kanyang bayan ay banal na bundok ng Sayon. Kaya sinasabi rito, mga kapatid at mga kaibigan, sa aklat ng Roma, Kabanata 1, talata 16, patuloy nating pakinggan, mga kaibigan, ang pahayag ng isang dakila at matapang na apostol na hanggang sa kamatayan, mga kapatid at mga kaibigan, tinupad niya ang iniutos sa kanya ng ating Panginoong Jesucristo. At sa pagtupad ng mga banal na apostol sa kanilang mga tungkulin, ito'y para kanino? Mga kapatid at mga kaibigan, nalalaman natin na kaya nasulat ang mga bagay na tinupad ng mga banal na apostol ay para sa atin ngayon na inabutan ng katapusan ng sanlibutan. Bakit po? Upang magkaroon tayo ng pagkatuto, upang mayroon tayong subaybayan, upang makilala natin, bagamat ang Diyos ay hindi nakikita ng ating mga mata, sa pamamagitan ng mata ng puso, sa pamamagitan ng pananampalataya, ay makikilala natin ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na nasusulat. Pakinggan nyo mabuti, mga kapatid at mga kaibigan, ang sabi ni Apostol Pablo, ang ipinahayag niya sa mga taga-Roma, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griyego. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi niya ikinaya ang Ebanghelyo. Mga kapatid at mga kaibigan, napakadakila ng pagtupad na ginawa ni Apostol Pablo sa lahat ng panahon at oras. Anumang kaparaanan, matapang niyang ipinahayag ang Ebanghelyo, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon tayo, bilang iglesia ng banal na bundok ng Sayon, na dinatnan ng katapusan ng sanlibutan, ano ba ang ating kalagayan, mga kapatid at mga kaibigan? Kaya nga sa isang payak na kalagayan, sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng hilahil, hindi natin inibig ang ating sarili. Ang inibig natin ay ang Panginoong Diyos at ang ating mga kapwa. Bakit, mga kapatid at mga kaibigan, alang-alang sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos? Bakit? Napakadakila, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos ay ikaliligtas. Ang Ebanghelyo pa lang ikaliligtas natin, mga kapatid at mga kaibigan. Anong dapat natin gawin? Ialay natin ang ating buhay, alang-alang sa bayan ng Diyos, upang sama-sama tayong maligtas, upang sama-sama tayong mailihis sa puot na darating sa buong sanlibutan. Kaya nga tayo ililigtas, mga kapatid at mga kaibigan. Bakit po? May puot na darating ang Diyos. Kung ang ating laman ay walang kasiraan, kung ang Diyos ay walang kapuutan na darating sa sanlibutan, bakit aanyayahan pa tayo upang tayo maligtas, mga kapatid at mga kaibigan? Ang ating buhay, alalahanin natin, mga kapatid, mayroon itong hangganan. Ang ating laman, may kasiraan. Ang mundo, lahat ng mga tao nasa paligid natin, lahat ng nilalang ng ating Panginoong Diyos, mayroon niyang hangganan. Kaya sa kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid at mga kaibigan, dapat nating unawain na ang Diyos ang naglaan ng kaparaanan upang lahat ng mga bagay, upang tayo na nilalang niya ng mga tao, ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. Yan po ang layunin ng ating pananampalataya, ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Hindi po ng laman, ha, mga kapatid at mga kaibigan. Kung laman ang pag-uusapan natin, ito'y walang kabuluhan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Sa laman, walang anumang pinakikinabangan. Bakit? Ito'y may hangganan. Ano ang may pakikinabangan? Ang lahat ng mga bagay na ukol sa Espiritu. Kaya nga nang mahayag ang ating Panginoong Jesucristo, ano yung dakila na ipinapahayag sa atin ng ating Panginoong Jesucristo? Ito yung tinatawag ng Panginoon na salita ng krus. Ano yung salita ng krus? Ito ang kahayagan ng isang Diyos na Espiritu, banal, walang dungis at walang kapintasan. Ito ang halimbawa ng buhay na walang hanggan.
Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ipagpatuloy po natin sa aklat pa rin ng Roma, Kabanata 1, Talata 20. Sinasabi rito, mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag. Sapagkat ang to, sa pamamagitan, mga kapatid at mga kaibigan, pakadiinan po natin mabuti dahil ito po ang susi sa ating ipagkakaunawa, sapagkat ang to, sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang madahilan. Mga kapatid at mga kaibigan, magdadahilan tayo sa Panginoong Diyos. Magtatanong tayo sa Panginoong Diyos kung hindi niya ipinakilala yung kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. Panginoon, paano kami maliligtas kung hindi naman nakayag sa atin, sa aming lahat ang yung walang hanggang pagka-Diyos? Ano yung sasampalatayanan namin, Panginoon? Ano yung bagay na dapat namin ipamuhay upang kami naman, Panginoon, ay tumanggap ng kaligtasan? Upang tayo walang lahat na maidahilan, mga kapatid at mga kaibigan, ipinapahayag nga sa atin ang mga bagay na ginawa niya. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanlibutan, ay nakikitang maliwanag. Sa paanong paraan? Sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. Ano kaya, mga kapatid at mga kaibigan, yung bagay na ginawa ng Diyos upang makilala natin yung kanyang walang hanggang pagka-Diyos? Paano ba natin malalaman at maunawaan ang mga bagay na ito? May paraan ba, mga kapatid at mga kaibigan? Pakinggan nyo, pakinggan natin. Sa pamamagitan niyaon, sabi sa aklat ng Epeso, Kabanata, chapter 3, verse 4. In Book of Ephesians, chapter 3, verse 4, sinasabi rito, mga kapatid at mga kaibigan, mayroon namang kaparaanan upang makilala natin ang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ng ating Amay. Sa papaanong paraan? May sinasabi rito sa aklat ng Epeso, mga kapatid at mga kaibigan, sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, mga kapatid at mga kaibigan, sa pagbasa ninyo ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Kristo. Sabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, pag binabasa raw natin, ano po ang babasahin natin? Alalahanin natin. Wala tayong ibang pagkukunan ng karunungan at kaalaman kundi ang aklat ng Panginoon. Iniuutos pala ito, mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo ay inyong mapagtatalastas, ating malalaman, ating maunawaan, ating matutuklasan ang kanyang pagkakilala sa hiwaga ni Kristo. Ang mga banal na apostol lang ba ang makakakilala ng hiwaga ng ating Panginoong Kristo? Hindi ba't kaya nga ito'y nasusulat at ito'y pinababasa sa atin upang ating matalastas? Ano yun? Yung walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ng ating Ama. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ano kaya yung walang hanggang pagka-Diyos ng ating Ama? Ang kanyang walang hanggang kapangyarihan. Mga kapatid at mga kaibigan, patuloy tayong pagtitibayin ng ating Panginoon Diyos. Mayroon bang nasusulat? Nauukol sa atin ngayon? Hindi lamang sa Hudyo, hindi lamang sa mga Griego. Alalahanin natin na ang Diyos ay hindi na nagtatangi. Ano man ang ating lahi, ano man ang ating wika, tayong lahat ay iisa lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya't pagtitibayin sa atin ng ating Panginoon sa aklat ng Epeso, Kabanata 3 at Talata 6, na ang mga hintil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ganun naman pala, mga kapatid at mga kaibigan, nabanggit kasi sa mga talata ng kaligtasan ay inihain na ng Panginoon Diyos maging sa Hudyo hanggang sa mga Griego. May pagkakataon ba ang mga hintil? Alalahanin natin na sinugo ang dakilang Apostol Pablo alang-alang sa mga hintil. Kaya nga silang lahat sa bisa ng karunungan, kaalaman at espiritu na ibinigay ng Panginoong Diyos sa mga banal na apostol, ipinahayag nila ang isang dakila na sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, maging tayo man ay Hudyo, Griego, maging hintil tayong lahat, maligtas tayo. Bakit po, mga kapatid at mga kaibigan? Sa pamamagitan ng kapangyarihan, ng pagsilang na maguli, sa pamamagitan ng paghuhugas ng ating mga budhi, tayong lahat ay isisilang sa katotohanan. Ano man ang lahi natin sa laman,
tayong lahat. Sa sandaling masumpungan natin ng pagkaunawa, tayong lahat, anuman ang ating lahi, anuman ang ating bansa, anuman ang ating wika, anuman ang ating kalagayan sa buhayan, sa buhay, tayong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, magiging isa tayo, magiging lahi tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagsunod natin sa pagbabagong lahi. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, tayong lahat ay magiging isa. Magiging ano, mga kapatid at mga kaibigan, magiging isang ano, magiging isang bayan na tinatahanan ng katwiran ng ating Panginoong Diyos. Yamang may kapatid dito, yamang may kapatid doon, yamang may kapatid din, yamang may kapatid sa lahat ng panig ng buong sanglibutan, paano tayo magiging isa? Tayong lahat, mga kapatid, ay magiging isang kawan, magiging isang katawan na mayroong isang natatangi, dakila at banal na pangalan, ang kanyang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya't patuloy tayong mag-aral na ipinahayag na anak ng Diyos sa Aklat ng Roma, Kabanata 1, Talata 4. Na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng Kabanalan, mga kapatid at mga kaibigan, sa pamamagitan. May ipinahayag na anak ng Diyos, mga kapatid at mga kaibigan, ayon sa Espiritu ng Kabanalan. Ano po kaya yung ipinahayag na anak ng Diyos ayon sa Espiritu ng Kabanalan? Sa pamamagitan, mga kapatid at mga kaibigan, ating pakinggan, sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng mga patay sa makatwid bagay si Jesucristo na Panginoon natin. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ngayon, tatanungin pa ba natin sa ating Panginoong Diyos ang larawan ng kanyang pagka-Diyos? Ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos? Itatanong pa ba natin, mga kapatid at mga kaibigan, sa ating Panginoong Diyos kung ano yung halimbawa na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng bugtong na anak na kung ating sasampalatayanan, magiging bahagi tayo ng kaligtasan na ipinagkakaloob ng ating Panginoong Diyos? Tunay nga, mga kapatid at mga kaibigan, na ang bawat katanungan ay sinasagot ng Aklat ng Buhay sapagkat siyang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Tamang hindi nakilala ng lahat ng mga tao sa panahong nakalipas ang Diyos na tunay na hindi nakikita. Gayon may gumawa ang Diyos ng isang dakila at banal na kaparaanan upang ito'y mahayag sa buong sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga in the third day, mga kapatid at mga kaibigan, ito yung dalisay at sakdal ng pananampalataya na patuloy nating pinanghahawakan. Tayo'y sumasampalataya. At sampalatayanan mo, kapatid at mga kaibigan, sapagkat kung hindi mo sasampalatayanan, nalalaman mo ang tubo ng Diyos. Alam natin na kung sino man ang sumampalataya ay hindi mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung sasampalataya. Eh kung hindi ka sasampalataya, mga kapatid at mga kaibigan, kakailanganin ko pa bang saysayin kung anong magaganap sa mga hindi sasampalataya? Alam natin, mga kapatid at mga kaibigan, kahit patuloy tayo mag-aral sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung sinasabi kanina, mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ng sanlibutan, tunay na walang sinumang tao na nakakita sa Diyos. Gayunman, sa pamamagitan ng karunungan na ibinigay ng Panginoong Diyos sa kanyang bugtong na anak, sa pamamagitan ng isang dakilang tipan, sa pamamagitan ng pamamahala na ipinagkaloob ng Ama sa kanyang bugtong na anak, dumating na ang kahayagan ng Diyos na hindi nakikita at ngayon ating nakita at ating sinasampalatayanan ang larawan ng nag-iisang Diyos na tunay sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli sa mga patay, na ito ay isinagawa ng buong sikap ng Diyos nang buhayin niyang maguli ang kanyang bugtong na anak. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya ano ang buod ng Ebanghelyo na hindi ikinakahiya ni Apostol Pablo? Bakit po? Alam niyo, mga kapatid at mga kaibigan, nung ang ating Panginoong Jesucristo naglalakbay sa lahat ng panig ng mga lupa na kanyang nilakbay kasama ng mga banal na apostol, pero siyang binili na apostol eh, kung maaalala natin, mga kapatid at mga kaibigan. Pedro, ako ba yung iniibig? Opo, Panginoon. Sabi ni Apostol Pedro, nagtanong pa muli ang ating Panginoon, Pedro, ako ba yung iniibig?
Opo, Panginoon. Kung iniibig ni Pedro ang Panginoon, ano iniuutos sa kanya? Hindi ba iniuutos sa kanya na ingatan mo ang aking kawan? Alagaan mo ang aking kawan. Ngayon, mga kapatid, sa ikatlong tanong ng ating Panginoong Jesucristo, ikatlong tanong ito sapagkat ito ay katiyakan, mga kapatid at mga kaibigan, upang ibigay sa atin yung kasiguruhan, yung pagbibigay ng selyo sa katiyakan na tinutupad natin. Sinabi ng Panginoon, ako ba'y iniibig mo, Pedro? Bagamat nalumbay si Apostol Pedro ng mga sandaling iyon, pero dumating ang kapanahunan na nauunawaan natin ngayon, ang sabi ni Pedro, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Ngayon, sinasabi din natin sa sabong sanglibutan ngayon sa panahon ng kawakasan. Kaya ang mga lingkod ng ating Panginoon na tinawag sa katauhan ng ating kapatid na si Renato G. Pintor, sa aking katauhan, sa lahat ng katauhan natin lahat, mga kapatid at mga kaibigan, sa pangalan ng bayan ng ating Panginoon Diyos, pag sinabi natin sa ating Panginoon na Panginoon, iniibig kita, kung iniibig mo ang ating Panginoon, ibig sabihin, iibigin natin yung ating mga kapatid. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan, kung ano ginagawa natin sa kapatid, alalahanin niyo yung karunungan, yun yung ginagawa natin sa ating Diyos. Kung iniibig natin ang ating mga kapatid, iibigin natin ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. Kaya sa nagsasabing mahal natin ng Panginoong Diyos, ang Panginoong Diyos na hindi natin nakikita ay mayroong pinagkamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Marapat natin, mga kapatid at mga kaibigan, na ibigin lahat ng mga tao na pinagkamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ang bugtong na anak, ibinuwis ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang bayan, gano'ng kahalaga ang bayan ng ating Panginoong Diyos? Gano'ng kahalaga sa Diyos ang mga kaluluwa na pupuri sa Kanya? Kaya mga kapatid at mga kaibigan, kung sinasabi natin, iniibig natin ang Panginoong Diyos, ibigin natin ang aming mga kapatid. Kaya nga doon na uwi ang kautusan eh, mga kapatid at mga kaibigan, iibigin natin ang Diyos ng ating buong puso, buong pag-isip, buong lakas at buong kaluluwa. Iniibig natin ang Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya naman nasusumpungan natin yung karunungan. Kaya ipinagkakalob niya sa atin yung kaalaman, ng katotohanan at katwiran upang patuloy natin siyang maibig. Ngayon, ibinigay na sa atin yan, mga kapatid at mga kaibigan. Paano naman natin iibigin yung ating mga kapatid? Sa pamamagitan ba ng mga material na bagay? Sa pamamagitan ba ng pagbibigayan natin ng mga bagay na nakikita? Marami pong nakapaloob dyan, mga kapatid at mga kaibigan. Hindi po ng salapi, hindi po ng pila, hindi po ng ginto. Hindi po yan ang lalim ng karunungan na ipinapahayag sa atin ng Panginoong Diyos upang maibig natin ang ating kapwa. Dahil maaaring dumating sa pagkakataon na isinanman natin silang tulungan sa mga ganyang bagay, hindi rin maaari. Bakit? Wala rin tayong kakayahan. Tayo man ay walang maitutulong, pagkos tayo pa nga ang naghahangad na tayo tulungan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan, bilang dukha, bilang payak, bilang salat sa lahat ng mga bagay, ano po ba kasi yung iniuutos ng Panginoon na ipagkaloob natin sa ating mga kapwa upang maibig natin sila? Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, nung tubusin tayo ng ating Panginoong Diyos, hindi ng pilak, hindi ng ginto, hindi ng salepi, hindi ng mga bagay na nasisira, tayo tinubos ng ating Panginoong Kristo. Ano po ang tinubos sa atin ng ating Panginoong Diyos? Yung kanyang buhay. Sa pamamagitan ng kabanalan, tinubos niya tayong lahat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at ipinakita naman sa atin ng pag-asa na kung tayo sasampalataya, hindi naman po natapos dun sa pagtubos, mga kapatid at mga kaibigan. Ipinakita pa niya sa atin kung ano magiging tayo kung sasampalatayanan natin ng ating Panginoong Kristo. Hindi ba't kung paano ang Panginoong Kristo nabuhay sa ikatlong araw, ang larawan niya banal, walang dungis at walang kapintasan? Meaning to say, mga kapatid at mga kaibigan, magiging galing din po ang ating larawan. Kaya ang lahat ng mga bagay ng sanlibutan, bagamat pawang ang lahat ng mga bagay nito ay maparam, pawang ang lahat ng mga bagay na nakikita ng ating mga mata, ay magkaroon ng kasiraan, nahahanda tayong patuloy sapagkat ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya tayo may buong kapangyarihan, kaya tayo may buong katapangan, alam na natin kung ano yung ating magiging larawan sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Kung paano nalakip tayo sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa krus, tayong lahat din, mga kapatid at mga kaibigan,
ay nalakip sa kanyang pagkabuhay na maguli, na ang ibig sabihin, tayo man, taglay natin ang larawan ng Diyos sa pamamagitan ng pagkahayag na tayo'y magiging espiritu, banal, walang dungis at walang kapintasan. Kaya nga sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan, ano ang buod ng Ebanghelyo na dapat nating sampalatayanan na hindi natin dapat ikahiya, kagaya ni Apostol Pablo, kagaya ng mga apostol, kahit babayak ang ating kalagayan, kahit ba wala tayo ng lahat ng mga bagay, kahit ba wala tayo ng karunungan na tinanggap ng sanlibutan, alam naman natin na matatalino ang sanlibutan. Gayun man, kay matalino, kay mangmang, kay pangit, kay maganda, kay mahirap, kay mayaman, lahat ay inibig ng ating Panginoong Diyos. Ano man ang iyong kasarian, ano man ang iyong lahi at wika, tayong lahat, alang-alang kay Kristo, tayo ay patuloy na naghahayag ng katwiran at nagbibigay sa buong mundo ng isang dakila at banal na pag-asa na tayong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, tatanggapin natin ang isang dakila at banal na kaligtasan kung ating sasampalatayanan ang mga bagay na nasusulat ukol sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ang bilin ng Diyos sa atin na ipinahayag niya sa pamamagitan ni Apostol Juan? Kaya nga, mga kapatid at mga kaibigan, maraming mga bagay na patuloy tayong dapat na alalahanin, unawain at pag-aralan at sa pamamagitan ng bisa ng Ebanghelyo na hindi ikinahiya ng lahat ng mga banal, mga kapatid at mga kaibigan, nasusulat. Ito ang katiyakan na ibinigay ng ating Panginoon Diyos. Sa aklat ng Roma, chapter 10, verse 9, ano po yung sinasabi ron, mga kapatid at mga kaibigan? Linihin natin mabuti, mga kapatid. Pag-aralan natin mabuti sa ating Panginoong Jesucristo kung bakit nakatala ang mga bagay na ito. Sapagkat kung ipapahayag mo, mga kapatid at mga kaibigan, mayroon tayong ipapahayag. Tayo, mga kapatid, ay hindi tinawag ng Panginoong Diyos upang makinig lang. Tayong lahat, mga kapatid, tayong lahat ay makikinig at sama-sama tayong magpapahayag ng mga bagay na sinulita ng ating Panginoong Diyos. Tayong lahat ay makikinig, tayong lahat ay magbabasa, at tayong lahat, mga kapatid, ay inuutusang tupdin. Ano ba yung mga bagay na dapat nating tuparin? Mga kapatid at mga kaibigan, kung ano yung nasusulat sa Aklat ng Buhay, kung ano yung propesya, yan po ang dapat matupad sa atin. Sapagkat kung wala sa propesya yung ating sinutupad, ito'y walang kabuluhan sa harap ng ating Panginoon Diyos. Bakit? Kaninong kaisipan yun? Kaisipan na natin yun bilang tao. Para ang matupad sa buhay natin ay ang kaisipan ng Diyos. Ano po yung kaisipan ng Diyos? Hanguin po natin. Magbuhat sa kautusan hanggang sa patotoo. Hanguin po natin yung utos ng Diyos, magbuhat sa propesya at sa mga pagpapatibay o pagpapatotoo na ginawa ng mga banal na apostol. Ano ba yung pagpapatibay? Ano ba yung kautusan? Hinulaan po ang ating Panginoong Kristo, nahanyag sa laman. Ano yung pagpapatotoo? Sinabi ng mga banal na apostol na saksing tapat sa mga bagay na ginawa ng ating Panginoong Kristo. Ano yung pagpapatotoo nila? Kaming lahat ay mga saksi ukol sa ginawa ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi nila, nang siya'y buhay maguli ng ating Ama sa ikatlong araw. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso, mga kapatid at mga kaibigan, at kung sasampalataya ka sa iyong puso na ano, na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Ako man, sa bisa ng karunungan at kagandahang loob na ginawa ng Panginoong Diyos sa buhay mo at sa buhay natin, tayo man, mga kapatid at mga kaibigan, ay patuloy ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos na tinutupad natin ang kanyang kalooban na ipangaral ang kanyang kaharian at ang katwiran ng Diyos upang tayo, mga kapatid at mga kaibigan, dumating sa isang takdang oras, sa isang takdang sandali na maipahayag ng ating bibig si Jesus na Panginoon at sampalatayanan natin sa ating puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya nga't sa patuloy nating pag-alahala sa bilin ng ating Panginoong Diyos, nasusulat po sa mga bagay na ipinahayag ng ating Panginoong Diyos sa kanyang lingkod na si Juan sa aklat po ng Apokalipsis, Kabanata 22, at ganito po ang sinasabi, mga kapatid at mga kaibigan, narito,
ako'y madaling tumapa rito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Amen. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Muling paparito ang ating Panginoong Jesucristo. At siya ang naggagawad ng gantimpala sa kanyang makapangyarihang kamay. Nakasalalay, mga kapatid at mga kaibigan, ang paggagawad ng gantimpala. Kanino? Sa bawat tao. Yamang tayo ay bibigyan ng gantimpala ayon sa ating mga ginawa. Kaya nga, mga kapatid at mga kaibigan, patuloy tayong inihahanda sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo upang magawa natin ang isang napakadakila at banal na bagay. Ito ang patuloy na ipamuhay, ang pagkabuhay na mabuli ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, nagpili ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid at mga kaibigan, sa kanyang mga lingkod. Kay Apostol Juan, at ito po ay masusumpungan naman natin sa aklat ng mga pahayag sa Apokalipsis. Yamang nalalaman natin na kung ipapahayag natin sa ating mga puso na ang ating Panginoong Jesucristo ay binuhay siyang mabuli sa mga patay, maliligtas tayo, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya nga sinususugan niyan sa mga ng mga talata. Masusumpungan din sa aklat ng Roma, Kabanata 10 at Talata 4, sapagkat si Kristo ang inauwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Sinabi ng Panginoon sa kanyang biling, narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantian ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, tayo naman ngayon ay patuloy na inihahanda ng ating Panginoong Diyos upang magsipamuhay tayo ayon sa ginawa ng ating Panginoong Diyos, sapagkat ating nalalaman na nang tayo itibusin sa pasimulang aral ng sanlibutan, tayo ngayon ay mayroon ng bagong pagkatao, may bagong kaisipan, may bagong puso na namumuhay at ipinamumuhay ang kalooban at katwiran ng ating Panginoong Diyos, na tayo marapat na masumpungan ng Diyos na magsilakad ng naayon sa kanyang dakila at banal na kalooban. Kaya sinabi pa rin dito, mga kapatid at mga kaibigan, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng bula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahon ay malapit na. Mapalad ang bumabasa, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya nga sinabi sa inyo, sa ating lahat ng Espiritu, na sa pamamagitan ng ating pagbasa, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Kristo. Eh kung hindi natin babasahin, mga kapatid at mga kaibigan, kakailanganin ko pa bang sagutin yan? Ngayon, sa ating puso't isipan, eh kung hindi makabasa ang ating mga mata at tayo'y bulag na iniisip natin, hindi ba't bukas naman ang ating pagkaunawa sa pamamagitan ng pakikinig at pananampalataya? Kaya na, mga kapatid at mga kaibigan, sa karunong binigay ng Panginoong Diyos, wala tayong maitadahilan sa ating Panginoong Diyos, dahil nalalaman ng Diyos kung ano pa naman ang iyong magiging kadahilanan, kung ano pa man ang iyong magiging katanungan. Nahanda na yan, kapatid at kaibigan, bago pa tayo isilang. Kaya sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan, yamang nalalaman natin na ang karunungan ay binibigay ng Panginoong Diyos sa kanyang bayan, yamang nalalaman natin na mayroong binigyan ng karunungan ng ating Panginoong Diyos upang ang kanyang katwiran ay maipahayag ng kanyang mga lingkod, sinasabi po sa aklat ng Juan, Kabanata 2, Talata 27, at tungkol sa inyo, sa atin yun, mga kapatid at mga kaibigan, ang pagkapahid na sa kanya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. Yung pagkapahid na tinanggap na atin, nananahan sa atin, ano? Sa ating puso, sa ating puso't isipan, nananahan yung ipinahid sa atin. Ano ipinahid sa atin? Ito yung karunungan, ito yung kaalaman, ito yung katotohanan, ito yung sakdal na pananampalataya. At hindi ninyo kailangan kayo'y turuan ng sinuman. Hindi po tayo maaaring turuan ng sinuman. Bakit? Sapagkat mayroon tayong nag-iisang guro na ating kinikilala, ang nag-iisang pastor ng kanyang bayan sa bisa ng propesiya, at sila'y magkakaroon ng isang pastor at sila'y magiging isang bayan. Mga kapatid at mga kaibigan, sino po ang pastor? Patuloy naman nating pagtitibayin yan sa ating puso't isipan. Ngunit kung kayo'y
tinuturuan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay, kung tayo, mga kapatid, ay tinuturuan ng karunungan ng kaalaman, alam na natin na may karunungan at kaalaman tayo. Ito po ang nagtuturo sa atin, mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat ito ang udyok ng Espiritu at siyang totoo. Bakit po? Nahayag po ito hindi sa sulok, mga kapatid at mga kaibigan. Nahayag po sa buong sanlibutan ng buhay maguli ng Diyos Ama, yung kanyang bugtong na anak. Kaya ito'y totoo. At hindi kasinungalingan. At kung paano kayo'y tinuruan nito, ay gayon kayong nananaan sa kanya. Ganun palang mananaan sa Panginoon. Kung tayo'y tinuturuan ng kanyang karunungan, ito rin karunungan ito at kaalaman na ito ang nag-uudyok sa atin upang tayo mag-isip, upang tayo kumilos. Sa gayong kaparaanan po tayo tinuturuan ng ating Panginoon Diyos. Kaya hindi tayo nangangailangan ng magpapakilalang sinulo ng Panginoon. Bagkus ang ating kinikilari dito, mga kapatid at mga kaibigan, ang tunay na sinulo ng ating Panginoon Diyos, Ama, hindi ang kanyang bugtong na anak. Nang isugo naman ng anak ang mga banal na apostol, kinikilala natin ang ipinahayag ng mga banal na apostol. Kung gaya't ang Panginoong Diyos ay mayroong ding kapangyarihan na buhay maguli sa ating puso't isipan ang kanyang hiwaga, ang kanyang pagka-Diyos, nung tayong lahat bilang kanyang bayan ay isugo sa buong sanlibutan upang ipahayag ang kanyang katwiran. Tayong lahat, mga kapatid, ay may tungkulin dapat tukdin sa ating Panginoong Diyos. Hindi lamang ang inyong mga lingkod na narinig ngayon ang dapat magpahayag at maisugo ang salita ng Panginoon Diyos sa buong sanglibutan, kundi bagkus tayong lahat ay may kanya-kanya tayong gawain sa ministeryo ng banal na bundok ng Zion upang sa anumang panahon, upang sa alinbang paraan at pagkakataon ay maihasik natin ang ating sabu, ang katwiran ng ating Panginoon Diyos sa buong sanglibutan na siya nating karampatang pag-ibig sa ating mga kapatid at mga kaibigan. Nakatitiyak naman po ba tayo na magbubuhat sa Zion ang pangangaral ng mabuting balita? Kung gaya't tayo hindi kailangang turuan ng kahit sino man, sa aklat po ng Pedro, ipinahayag po rito, mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Ito ang nilalaman ng kasulatan, mga kapatid at mga kaibigan. Yang kasulatan na yan, ito ang aklat ng ating Panginoon. Ano raw ang nilalaman, mga kapatid at mga kaibigan? Magbuhat sa propesya, kautosan ni Prophet Moses, sa aklat ng mga awit, hanggang sa bagong tipan, at sa panahong darating sa aklat ng Revelation. Ano ba ang nilalaman ng tipan, mga kapatid at mga kaibigan? Pagtibayin sana sa ating puso't isipan ng ating Panginoon. Patuloy sana tayong gawaran ng pagtitiwala. Patuloy sana tayong dagdagan ng pananampalataya ng ating Panginoon. Na ang nasusulat sa aklat ng buhay ay pawang mga totoo. At tunay nga, mga kapatid at mga kaibigan, kung ating sasampalatayanan at kikilalanin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan, narito, inilalagay ko sa Sion, inilalagay ko sa Zion, ang isang batong panulok na pangulo. Sino po ba yung batong pangulo? Sino po ba yung batong panulok? Sino po ba yung cornerstone? Sino po ba ang patibayan ng bayan na inilagay sa Zion? Mga kapatid, sasaysayin sa atin ng ating Panginoong Diyos Ama na ang inilagay niyang patibayan, ang inilagay niyang isang batong panulok na pangulo, walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak. Kaya nga tunay na ministro sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Diyos, hindi ng tao. Kaya tayo hindi pwedeng turuan ng sino man. Bakit? Ang Diyos ang nagtuturo sa atin sa pamamagitan ng bato sa pangulok na inilagay niya saan? Narito, aking inilalagay sa Zion ang isang batong panulok. Saan po inilagay yung batong panulok? Kaya nga sa luklukan ni David na banal na bundok ng Zion, bilang ang Panginoong Jesucristo nahayag sa angkan ni David, bilang tagapagmana ng lahat ng pamamahala sa sangkalangitan at sa lupa na ibigay sa pamamahala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pamamahalang nahayag kay Haring David nang dumating sa panahunan ipinagkaloob ng Diyos upang ang kilalanin ay ang kanyang bugtong na anak na ngayon ay tumatahan sa iglesia ng banal na bundok ng Zion. Anong sinasabi sa aklat ng mga awit, chapter 2 verse 6? Gayon may inilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Zion. Nang mahayag si Haring David sa banal na bundok ng Zion, sino na ngayon yung nananayong Diyos na walang kamatayan, Diyos na hari ng kapayapaan,
Diyos na namamahala ng buong sanlibutan. Saan po inilagay ito, mga kapatid at mga kaibigan? Ang lingkod ng Panginoon, kung paano ang Panginoong Jesucristo hindi nagsawang paulit-ulit na ipahayag sa mga banal na apostol ang mga bagay na mangyayari sa Kanya, gayon din ang mga bagay na sinasabi ng inyong mga lingkod sa panahon ng katapusan. Aking nilalagay sa Siyon ang isang bato, isang batong panulok na pangulo, hirang mahalaga, at ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Ang sasampalataya doon sa batong panulok, sino po yung ating sasampalatayanan? Yung batong panulok, sino po yan? Mga kapatid at mga kaibigan, kaya nga nasa sulat, masdan natin si Jesus na siyang gumawa at sumaktal ng ating pananampalataya. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, maliwanag na ipinahayag sa inyo ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng mga kanyang lingkod na nangauna sa atin ng mga apostol na kailan may hindi nila ikinahiya ang Ebanghelyo. Bakit po? Sapagkat siyang kapangyarihan at karunungan ng Diyos sa sinuman na sasampalataya. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Tatapwat tayo'y isang lahing hirang, sabi ni Apostol Pedro sa bisa ng kaalaman na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoong Diyos. Isang bakaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Napakadakila mga kapatid at mga kaibigan. Kung tayo yung lahing hirang, meaning to say, anong gagawin natin? Ipahayag natin ang katwiran ng ating Panginoong Diyos. Kanino ginagawad ng karunungan? Marapat po mga kapatid, sa isang bayang hirang, doon po ipinapahayag ng Panginoon yung kanyang karunungan. Isang makaharing pagkasaserdote. Bakit po makaharing pagkasaserdote? Sino po ba ang hari ng banal na bundok ng Zion? Hindi po ba't ang ating Panginoong Jesucristo ang hari ng mga hari? Bansang banal. Bakit po bansang banal? Mahahayag tayo sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Tayong lahat ay banal, walang dungis at walang kapintasan. Kaya sa bisa ng propesya na sinabi sa aklat ng Isaiah chapter 35 verse 10, at ang pinagtutubos ng Panginoon, sino yan? Ikaw yun at ako, mga kapatid at mga kaibigan. Mga tao yan. Mga tao po yung tinutubos ng ating Panginoong Diyos. Ano yung tinubos sa atin? Yung ating kaluluwa. Bakit? Alipin nga tayo ng pasimulang aral, mga kapatid at mga kaibigan. Kung tayo tinutubos ng Panginoon, naglaan po ng tahanan ng Diyos ng sa sangkalangitan upang tayong lahat sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, doon tayo sama-samang dumuon. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Sapagkat ang pinagtutubos ng Panginoon ay magsisiparong nag-aawitan si Zion. Walang hanggang kagalakan ay pampapa sa ating mga ulo. At ang ating mga hilahil, ang ating kapighatian, pawang lahat ng mga bagay na binata natin sa mundong ito, pawang lahat ng mga bagay tiniis natin sa mundong ito, alang-alang sa Ebanghelyo, pawang lahat yan ay mapaparang at ito ay mapapalitan ng walang hanggang kagalakan. Kasama ng mga anghel, kasama ng ating Panginoong Jesucristo, kasama ng Ama sa kanyang banal na lubukan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya bilang bayang hinirang, tayo ay dapat masumpungan sa ganitong kalagayan upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman. Ito ang pasimulang aral ng sanlibutan hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Mula sa kadiliman, ibig sabihin, mga kapatid at mga kaibigan, buhat sa kasinungalingan, buhat sa pasimulang aral ng sanlibutan, ay dadaling tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo sa katotohanan, sa kaunawan, sa kaliwanagan na siya kung ating sasampalatayanan na siya'y banal, walang dumis at walang kapintasan. Ito ang maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen, amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya't sa patuloy na paghahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos, ipinahayag ngayon sa atin ng ating Panginoon ang mangyayari sa panahon pang darating na nagsasabi, mga kapatid at mga kaibigan, ayon sa iginawad na kaalaman ng Diyos kay Apostol Juan, at narito, ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Napakadakila mga kapatid at mga kaibigan, kaya't patuloy tayong binabati ng kapayapaan ay sumating lahat ng ating Panginoong Diyos upang ating matupad. Hindi lamang makinig mga kapatid at mga kaibigan, hindi lamang gumasa mga kapatid at mga kaibigan, ang buod ng bagay na ating sinasampalatayanan, ito'y dapat nating maipamuhay, makita, masumpungan sa ating pamumuhay
ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Kagaya ng inyong mga lingkod na nananayo bilang lingkod ng ating Panginoong Diyos, ipinamumuhay natin ng may buong katapangan ang isang dakilang layunin. Bakit? Nalalaman natin na nang bahayag sa pananampalataya na tayong lahat ay bubuhayin din mabuli ng ating Panginoong Diyos, ito ang ating sandatan, ito ang ating kalasal, kung gaya't may buong katapangan natin na sinusuong ang buong sanlibutan, alang-alang sa pagpapahayag ng karunungan at kaalaman ng Diyos sa makatibagay ng hiwaga ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya tayong lahat sa buong karunungan, kaalaman, sa kagalakang ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos, ano ang marapat natin gawin, mga kapatid at mga kaibigan, yamang ipinagkaloob sa atin bilang bayang hilirang ang isang dakila at banal na tagumpay. Tatayo lang ba tayo sa isang sulok? Sasarilinin na lang ba natin kung ano yung talento, karunungan at kaalaman na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos? O hindi ba ito ay marapat nating sama-sama pagtulong-tulungan maipahayag sa buong sanlibutan? Dahil sa ganitong kaparaanan natin, maiibig natin ang mga anak ng Diyos sa makatwid bagay, ang ating mga kapatid sa makatwid bagay, ang kabuuan ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Kaya sama-sama tayong umawit ng pagpupuri, mga kapatid at mga kaibigan, maging dalisay, maging ang ating pag-awit ay mayroong kaunawaan at ito ay kinalulugdang tunay ng ating Panginoong Diyos sa kanyang banal na lupuan. Kumanda tayo, mga kapatid at mga kaibigan, magsiawit tayo bukal sa ating puso ng may buong kalakasan, ng may buong kagalakan, at ipahayag natin sa buong mundo kung paano natin binibigyan ng buong pagpapasalamat at pagluwalhati at pagpuri ang ating Panginoong Diyos. Ulitin natin, mga kapatid at mga kaibigan. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who redeemed thy life from destructions, who healed all thy diseases, who forgave all thy iniquities, who cried sapagkat ang hiwaga ng Ebanghelyo
na ipinahayag mo sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo ay tunay nga na ngayon nahayag sa aming puso at isipan. Na anupat sa pamamagitan ng mga bagay na ito, tunay nga Panginoon, na kami ay nahanda sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Kung papaano sinalita mo na sa pamamagitan ng pagsampalataya namin sa batong panulok na inilagay mo sa banal na bundok ng Sayon, tunay nga Panginoon na sa pagpapahayag ng aming mga labi nang nabinuhay na maguli ang aming Panginoong Jesucristo sa mga patay, ito ang sakdal at talisang pananampalataya na aming pinamumuhay na ito'y maghahatid sa amin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Salamat Panginoon sa kalakasan ng Espiritu, sa kalakasan ng kapangyarihan na ginagamit mong dalisay na kasangkapan ng iyong mga lingkod upang ang iyong katwiran ay patuloy na magninding sa buong sanlibutan upang tanglawan na ang puso't pag-iisip ng sinumang tao na naalipin ng pasimulang aral ng sanlibutan. Amen. Ngayon sumapit ang isang dakilang araw, ang isang balal na araw na patuloy na ang katwirang ginawa mo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo ay nahayag na, na anupat ito rin, karunungan na ito, ito rin espiritong ito ang tatawag sa aming mga kapatid at mga kaibigan. Yamang nalalaman mo ang na ang iyong mga lingkod may hanggan ng kapangyarihan at kaalaman. Tatapot ikaw ang aming kalasag. Ikaw ang kapangyarihang lumulukob sa iyong bayan. Kung gayat ang lahat ng mga bagay ayon sa bisa ng iyong kapangyarihan, ang lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng buhay ay pawang magkakaroon ng katuparan. Amen. Salamat Panginoon. Ang aming mga bagay sa aming buhay, patuloy din namin dinadalangin sa iyo na ikaw din ang mamamagitan sa amin. Maging sa aming mga katawang may kabuluhan na tumanggap ng isang dakila at banal na pangako, ikaw din ang namamagitan sa amin. Maging sa ilahin namin sa buhay, nalalaman namin, Panginoon, na nalalaman mo ang lahat ng mga bagay at nalalaman namin na ikaw din ang naglaan ng lahat ng mga bagay kung kaya't kami may buong kapayapaan na tinatanggap ang isang dakilang misyon sapagkat ikaw ang naggagawad ng kapangyarihan. Ikaw ang nagbibigay ng karunungan upang ang lahat ng mga bagay na ginawa mo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo ay maisiwalat sa buong sanlibutan. Purihin ka, Panginoon, ang lahat ng mga banal sa iyong lukluman sa sangkalamitan, magbuhat mo ngayon at magpasawalang hanggan. At ngayon, sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang tumugos sa amin, ang lahat ng mga bagay ay aming dinadalangin sa kanyang pangalan kay Kristo Jesus na aming naging isang Diyos na tunay, na aming tagapagligtas at ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Amen.